Ah, ito na yung background natin. Sorry, sorry, sorry. Ito na background natin. Sige, ito na. This video, tuturuan ko kayo paano maglabas sa manual or traditional na washing machine. Nag-message sa atin na gusto niya malaman paano daw kami dito sa laundry shop na maglabas gamit yung manual or traditional na washing machine. Sa mga gustong malaman itong paano kami maglabas ng gamit ng manual, so ito na yung chance niyo para malaman niyo talaga kung paano kami maglabas na hindi kami nahihirapan. Pero kung i-compare natin talaga sa automatic na washing machine, siyempre mas madali talaga maglabas doon. So dito naman medyo complicated, siyempre mano-mano paglaban natin. Pero sa amin dito, kasi may mga reason kami na bakit until now gumagamit pa rin kami ng manual or traditional na household na washing machine. Kung hindi pa napanood ito, panoorin niyo to. So ngayon, para makatulong ako naman sa inyo, sa mga kulang sa budget dyan, pwede na tayo mag-start ng ating laundry business kahit manual lang muna gamitin natin. So ngayon, turo ko sa inyo paano kami maglaba dito. Let's go mga believers, turo ako na kayo. 1, 2, 3! Ito na yung background natin. Ay, sorry, sorry, sorry. Ito na background natin. Sige, ito na. Itong manual na washing machine. Kasi pero una, lagyan muna natin ng tubig. So, tubig muna tayo. After natin lagay ng tubig, so siyempre, lagyan natin yung mga damit. So, okay. Check nyo muna, baka may mga tirang ano pa. Hindi ka masasagabal sa ano natin. So, maglagay tayo ng sabon. Siyempre, lagyan natin ng sabon. Okay. At paikutin yung talagay natin sa 15 minutes. So, hintayin na natin matapos. Okay? 15 minutes later. Advice ko lang sana sa paggamit ng detergent powder sa para sa laundry business natin. Gamitin natin yung low foam na detergent powder din para hindi siya masyadong mabula. Eh, pag masyadong mabula, mahirapan tayo magkunlaw. Pag hindi rin natin malinis ng mga bula na yun, kasi kakapit pa rin yun sa damit. Yun ang tendency minsan, bumabaho pa rin yung mga nilangha natin. So, gamit tayo ng low foam. Train na natin. A few minutes later. Wala lang tubig. Ang next natin gawin ay, lagyan mo natin ng tubig para sa first na bunlaw. May tubig na for sa first bunlaw. Paikutin mo kahit 3 minutes lang. Yan. Para sa pagbanlaw. A few minutes later. So, tapos na yung 3 minutes natin sa unang banlaw na. Lain natin ulit. Drain lang. Yung first process natin na pagbanlaw, gawin mo ng 3 times. Hanggang wala yung bula. Kung anong ginawa mo sa first na pagbanlaw, ulit-ulit na natin hanggang mag 3 times. Tapos na yung pangatlong banlaw. So next gawin natin, lagay tayo ng fabric conditioner na. Sa paglagay ng fabric conditioner, huwag yung damihan yung tubig para hindi mawala yung bango ng fabric conditioner. Lagyan natin ng fabric conditioner. Makalagay natin ng fabric conditioner. Ibabad na natin ng 5 minutes. 5 minutes later. So tapos na yung 5 minutes. So drain na natin para mawala lang yung tubig. Ngayon, ilagay na natin ito, ang mga damit na tapos natin dito sa spinner. I-arrange po na natin. Tignan natin mga pantalon sa ilalim. So, iset natin sa 5 minutes. 5 minutes later. Tapos na natin ma-spin. So, kunin natin ito. Lagay natin sa laundry basket para ma-dryer na. Okay? Kunting dryer na lang ito. Bango. Mm-hmm.
Lagyan okay, mo na to yung jump order sticks sa basket para hindi mo wala yung gamit. So, na, ito na. Tapos na natin nila ba? Gamit yung manual na washing machine. So, ang bilis lang. Mabilis lang sa gawin. So, kailangan mo lang talaga, tsagaan mo lang talaga kung wala ka talagang budget sa laundry business. Na natapos na natin, naturoan ko na kayo paano maglaba gamit yung manual natin dito. Hanggang dito na lang muna ang video natin. Until next time, happy laundry! Bye! Tamay.